palang umaga, hapon, tanghali, gabi po sa lahat ng katakasubaybay ngayon. Esma Plus. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Mel A. Palma ng katotohanan at pag-usapan. At ngayon po mga kapatid, dito po tayo ngayon sa Pagnilayan Ebanghelyo sa Madaling Araw Plus o Esma Plus. At magbibigay po tayo ng sharing sa atin pong ebanghelyo para po sa pagkakataong ito. Ating ebanghelyo ay kinuha ayon kay San Mateo, 7:10, talata 16 hanggang sa 23. Tingnan ninyo, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mga alagad ko, mag-ingat kayo sapagkat kayo darakpin at isasakdal sa mga sanhedrin. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga at dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari. Nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hintil. Sa pagkakataong iyon, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magpapatotoo sapagkat ito'y kusang ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang espiritu ng inyong ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Pagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din, ang gagawin ng ama sa kanyang anak at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuotan kayo ng lahat ng ahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Ito po mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ngayon, pag ninilayan po natin mga kapatid, itong ebanghelyong ito, na kung saan ay napaka-realistic po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, na ito po ay isang awareness po para sa atin na kung ano po yung dapat nating gawin kung tayo po ay mag-decide na maglingkod sa Kanya. Atin pong babasahin ayon po sa Sirach 2:1, kung tayo po ay gustong paglingkuhan ang Panginoon, ay dapat nating ihanda ang ating sarili sa lahat ng mga pagsubok na darating po sa atin. And yes, no, tama po yun. Kailangan nating ihanda dahil sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo na may pag-uusig po na darating po sa atin. Marami po ang mapupuot, no? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Jes 22, kapupuutan kayo ng lahat, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Alam naman po natin kung ano yung rason kung bakit po tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po ay para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. And hindi po madali, no? Napakahirap po na ma-achieve po o matanggap po natin yung kaligtasan na yan. And for some other religion, for them, napaka-easy lang po yung kaligtasan. Para sa kanila, if you have faith, ligtas ka na. Pero para po sa Katoliko ay hindi po ganoon. Hamakin mo naman, uusigin ka, pero kapag nanatili ka hanggang wakas, talagang maliligtas ka. Bakit manatili? Dahil alam naman po natin mga kapatid, mahirap ang magpakabuti. Ang tinuturo po sa atin ng Panginoong Jesucristo, mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Love ang itinuturo po ng Panginoon. And then drive by love po yung good works. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon. No? No? Hindi tayo dapat maging over-worried sa lahat ng mga dumarating po sa atin. Sinasabi din to, dadating ang pagkakataon na uusigin kayo, pero huwag kayong mag-alala kung ano yung sasabihin nyo. Ang inyong ama mismo ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ibig sabihin mga kapatid, in time of persecution, hindi lang yan kasi na tinitingnan natin yung persecution ng early Christian sa time po ng mga apostoles, yun lang yung persecution. And somehow, yung persecution po ay nangyayari din po sa araw-araw nating pamumuhay. Kung nasaan man po tayo dako ng mundo ngayon, ano man yung trabaho po natin, there is a persecution. Kung ang boss mo, no, ay hindi ka gusto, for sure merong persecution.
No, kung ang ikaw naman ay mayroong posisyon at hindi ka gusto ng mga nasa babang, nasa papamalakan mo, merong persecution na nangyayari. Pero ang sinasabi ng Panginoon, kailangan nating manatili. Bakit yung pagiging manatili talaga yung nakikita natin dito na nakasentro ang ebanghelyo? Kasi kapag ikaw ay hindi manatili, ibig sabihin, ikaw ay masiseparate. Sinasabi din sa ebanghelyo po, ayon kay San Juan sa 15, na ang sanga na hindi connected sa puno ay pinuputol yon at hindi namumunga yon, no? At ang hindi namumunga ay doon mismo dinadala, sinusunog sa apoy. Ngayon ang hinahanap po sa atin, mga kapatid, kapag tayo inuusig, ay manatili po tayo sa ating Panginoon. Bakit kailangan manatili? Dahil kailangan makita po sa atin, no, na tayo talaga ay konektado sa ating Panginoon. Kung dumating yung buhay natin na napakahirap at tayo ay tinutukso na lumayo sa ating Panginoon, tandaan lang natin, mga kapatid, Jeremiah 29:11, may mas magandang plano ang Diyos kaysa sa magandang planong naiisip natin. Kaya, i-lift up po natin, mga kapatid, yung mga kapighatian, yung mga hirap na ating dinadanas, at ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin ng lunas. Dahil, sabi niya, no? Sabi niya talaga yan, in promise niya talaga, kapag sinabi talaga ng Panginoon, talagang tinutupad niya yan. Hindi niya kita, tayo iiwanan. No? Sabi niya sa 28:20 ng Mateo, nandyan lang siya palagi sa atin. Sasamahan tayo niya till the end of this world. Kahit sa katapusan ng mundo, sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya yung promise niya, mga kapatid, no, sinasabi, yung napakagandang promesa ng ating Panginoon, ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Hindi sinasabi diyan na ang manampalataya hanggang wakas. Kasi yung pananatili, mga kapatid, hindi yan nangangahulugan that you only have your faith. We are talking about the Gospel of Matthew, kaya dapat alam din natin yung pangyayari sa Mateo 25:31 hanggang sa 46, na ito mismo, no, ang kaligtasan natin ay bunga ng pananatili natin sa Kanya. Sinasabi doon sa Mateo 25, yung mga naligtas, yun yung gumawa ng kabutihan at nananampalataya talaga sa Diyos. Ibig sabihin, nananatili. Kapag nananatili tayo sa Kanya, ibig sabihin, sinasabi din sa Juan 15 na ang sangang nananatili sa puno ay talagang namumunga ito. Kung tayo ay tinuturing natin yung ating mga sarili na kasama tayo sa sanga, na ang puno ay ang ating Panginoong Hesus, therefore, kailangan talagang kumapit, manatili tayo. Ngunit tayo ay mga tao, sometimes ang pagkapit natin ay hindi mahigpit, tayo po, mga kapatid, ay nahuhulog. But then, babalik at babalik dapat tayo. Kung yan ay mangyari sa atin, ang gawin natin, ask the Lord, Lord, kung maaari po, hawakan mo ang aking mga kamay. Dahil kung ako ang ahawak sa iyo, paniguradong mahuhulog po ako. Pero kung ikaw ang Diyos na hahawak sa akin, panigurado, kahit anuman ang mangyari, ako po ay mananatiling kapiling mo at ikaw ay kapiling. Yun po, sana po, mga kapatid, hingin talaga natin ang grasya ng Panginoon. I know it's so hard to fight against this world, but it's easy with our God. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kadakilaan magpakailanman. Nawa po ay tangkilikin niyo po, mga kapatid, Pesma Plus YouTube channel. Please support po. Please subscribe.
At huwag po kayong makakalimot sa pag-click ng notification bell for you to keep updated po and to share. Ibahagi po natin ang napakagandang YouTube channel nito. Sa Diyos po ang lahat ng papuri.